Hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. At andito na naman muli si Bamsky Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito ay patungkol kung paano gumawa ng ating 45 degree acute angle. Ito yung ating below 90 degree. Yan, ito yung ating 45 degree acute angle. Doon na sa ating mga standard na mga elbow, yung ating 45 degree obtuse angle is 135 degree. Yan, mga standard natin sa mga elbow natin yan, sa mga 5. So, 45 degree. Ito naman yung ating acute angle sa 45. So, kung gusto nyo malaman mga kamital, panoorin nyo lang ang video na ito kung paano ito ginawa. I hope makakuha kayo ng mga idea. So, bago tayo magsimula mga kamital, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So let's go mga kamital, start na tayo. So ito yung ating example ngayon mga kamital, itong ating 2-inch pipe. So gagawin nating 45 degree, below 90 degree. Nilinyahan ko na yan, mamaya i-explain ko sa inyo kung paano natin kinuha yung mga distance nyan. So dito muna tayo. So gawa tayo ng example na circle. So yung ating, ito yung ating 90. Yan. So yung ating gagawin is ito yung ating 45. Yan, itong angle na ito yung ating gagawin. So sa pipe, yung ating standard na 45 is ganito, yung naka-obtuse angle siya. So pagka ganyang at angle is above 90 degree. So 135 degree obtuse angle. So yung gagawin natin is 45 degree acute angle, below 90 degree. So itong angle na ito. So yan ang gagawin natin dyan sa pipe na yan. So kung hindi nyo pa alam kung paano mag-calculate yan, parehas lang din sa ating pag-calculate sa paggawa ng 90 degree sa 45 degree. So ito po yung ating ginawang calculation. So yung ating straight line dito or dito, yan, yan yung ating 180 degree. So gagawa tayo ng 45 degree acute angle. So 180 degree, i-minus natin yung ating 45. So magiging 135 degree. So itong ating 45 degree, hindi tayo maghahati dito na 22.5. Kasi yung kalalabasan nito is 135 degree. So yan ganyan. So dito tayo maghati sa 135. So 180 degree minus 45 degree is 135 degree. So i-divide to natin yan, 135 degree divide to, so 67.5 degree. So sa bawat side nya, yan yung ating ikakat, 67.5 degree. So para makuha natin yung kanyang cutback sa 67.5, so yung ating pipe OD yan, 60 mm, i-multiply lang natin yan sa tan of 67.5 degree. So yung answer niya is 144.85. So i-divide to pa natin yan mga kamital, kasi yung gagawin natin is one cut lang. Divide to natin is 72.42 mm. So dito sa ating pipe na 2 inch mga kamital ay nag-divide tayo ng 8 division. So para makuha natin yung distance ng ating bawat distance ng ating division, yung ating 60 mm na pipe outside diameter is i-multiply lang natin sa 3.1416 equals 188.49 mm. Yan na yung ating circumference. Tapos i-divide natin yan sa 8 division. So bawat division niya is 23.56. So dito, bawat division niya is 23.56. So kukuhanin natin yung bawat degree nitong ating
center line para makuha natin yung ating bawat degree, yung ating 360 degree. I-divide lang natin yan sa 8 equals 45 degree. So yan. So bawat center line nitong ating linya dito is 45 degree. So nakikita nyo, nagmamarking ako ng dito tayo magsimula sa 0, 45, 90, 45, 0. Ito na yung opposite ng 0 dito sa at saka 0 dito. Yan, opposite yan sila. So 45 naman ulit, 90, 45, hanggang balik naman ulit sa 0. So ngayon, imamarking natin yan ngayon mga kamital, yung ating mga nakalculate dito. Tatransfer natin yan dito sa ating pipe. So yan kamital, tatransfer natin yung ating mga numbers na nakalculate na dito sa calculation. So yung ating cutback sa 90 degree, is ito yung ating 72.42. So yan yung ating 144.85 na di-divide natin sa 2. So yan yung ating cutback sa 90 degree dito. Yan. Yung sa ating 45 naman, yan, kung nakita nyo yung 45 na yan, sa pagkuha ng ating cutback sa ating 45, yung ating 72.42 sa ating 90, i-multiply lang niyo yan sa sine of 45 degree. Yan, kung anong nakalagay dyan na degree, kunyari, nag-divide kayo ng more than 8, so mayroong 30 degree or 60 degree, so i-multiply lang niyo dyan. So sa atin, nag-divide lang tayo ng 8, so 45, so 45 equals 51.20. So yan yung ating cutback sa 45 degree. So dito tayo magsisimula sa 0, yan, 0 natin yan. So dito sa ating 45 is 51.20. Yan, measure tayo ng 51.20. Yan. Yung ating 90 is 72.42. Yan, 45 ulit. Ganun lang, paikot-ikot. Yan, lagi po tayong magsisimula dito sa ating center. Yan, lagyan nyo ng center para meron kayong reference. At saka dito sa inyong gilid, lagyan nyo ng mga degree para hindi kayo malito sa pag-marking ninyo, sa paglalagay ng inyong mga measurement. So, balik ulit tayo sa 0. Pagdating dito sa ating 0, nagsisimula tayo dito sa 0, dito tayo sa right side. Pagdating dito sa kanyang opposite, dito naman sa kanyang left side. So, yung kung ano yung mga measurement dito sa kanyang degree, ganun din dito. So, ayan na siya mga kamital, na markingan na natin. Ayan. So, ngayon, yung ating mga namarkingan dyan, ikukunik natin yan para mayroon na tayong reference sa pagkakating natin. Ayan. So, ikunik natin yan. So, ayan na siya mga kamital. Nakunik na natin yung kanyang mga line. So, ngayon, ito na yung cut line natin. Ayan. Pag idikit na natin yan, ay magiging 45 degree acute angle na siya. So, ngayon, ikakat natin yan. So, ayan na siya mga kamital. At naipit up na natin. So, yan na yung ating 45 degree acute angle. Below 90 degree. So, ganyan lang yung ating pag-calculate dun para sa pagkuha nitong ating 45 degree acute angle. So, i-welding natin yan para makita natin yung itsura niya.
So ayan na siya mga kamital. At na-building ko na yung pila. So ganyan lang yung pagkuha ng ating 45 degree. So ayan natin siya dito. Ayan. So tamang-tama siya dito sa kanyang linya mga kamital. So ganun lang mga kamital yung ating paggawa ng ating 45 degree acute angle, yung ating below 90 degree. Medyo mahirap siyang gawin basta sa pipe, pero pagka doon lang sa ating mga angle bar ay madali lang siyang gawin kasi naka-flat lang yung ating angle bar. So hindi gaya nito sa ating pipe ay bilog siya. Kaya mahirapan tayo pag hindi natin alam kung paano pag-calculate ng ating mga degree. So ito yung ating 45 degree acute angle. So below 90 degree. So sa ating 45 naman yung sa ating mga standard elbow. So yun 45 din, pero 135 degree yun, obtuse angle. So ganito lang. So maraming ding mapaggagamitan ito mga kamital, gaya ng sa paggawa natin ng ating mga handrail. Yan sa ating gate pwede rin ito. Yan kailangan natin malaman din yung mga calculation sa mga degree. So malaking bagay din ito mga kamital, magagamit din ninyo ito someday. So I hope mga kamital mayroon kayong natutunan dito sa video natin, at I hope nagustuhan niyo ang video na ito. Yun lang mga kamital, bago tayo magtatapos mga kamital, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at i-share nyo na rin sa iba para makatulong naman yung ating video. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So maraming salamat sa inyo mga kamital. Mabuhay po kayo at thank you and God bless. Bye bye.